Si Angel. Basta mag-aaral ka mabuti para maging maayos yung buhay niyo, matulungan yung mama mo. Napansin ko ang bahay na ito na halos tutumba na habang kami ay naghahanap ng ating mga kababayan na maaari nating matulungan. Sira-sira ang kanilang sahig at butas-butas ang kanilang bubong. Tanging trapal din na sako ang kanilang dingding. Tumutulo talaga ang buong paligid ng nila bahay. At nakita ko po na parang tutumba na yung bahay niyo. Hindi po ba? Wala na po yan laman. Ano-ano lang yan po. So, kawayan. Oo, kawayan. Hindi ba kayo natatakot? Hindi. Nakakatakot ang kanilang tahanan. Dahil anumang oras ay maaari na itong bumagsak. Silang mag-ina ang nakatira sa bahay na ito. Iniwan niya raw ang kanyang asawa dahil sa bisyo. Narito po at panoorin natin ang kwento ng buhay ng mag-inang ito. Magandang hapon mga kababayan, at ngayon po ay andito pa rin tayo sa Bato, Camarines Sur, ano? At may napansin po tayo dito na mag-ina na nakatira po sa bahay na halos tutumba na po. Tingnan niyo po yung kalagayan ng bahay nila. Talagang nakakatakot, ano? Nakakatakot na. Tara po mga kababayan, at kamustahin natin yung magnanay dito. Dalawa lang po silang nakatira dito. Tara po. Hello po. Magandang hapon. Ay, andito sila. Magandang hapon po sa inyo. Sila oh. Nay, pwede makituloy? Sige na po. Tutuloy tayo ha. At kamusta po kayo? Dito po. Katakot yung ano nila, nanay oh. Maano talaga? Maupok na. Maano talaga po? Mahulog na. Oo, maano na mga kababayan. Nakikita nyo yung kalagayan ng bahay nila. Grabe, napasok po ang tubig. Oh, napasok. Ano pong pangalan niyo, Nay? Shirley Ligalario po. Nanay Shirley Ligalario? Opo. Ilang taon na po kayo? 44. 44. Asan po ang mister niyo, Nay? Wala po. Kayo lang dito? Kami po yung dalawa. Mm-mm. Ikaw, Ben, ang pangalan mo, Ben? Angel po. Angel? Opo. Oo, nag-aaral ka, Angel? Opo. Anong year mo na? 7 po. Grade 7? Opo. Nakakapag-aral sa Angel, ano? Ano po yung trabaho niyo, Nay? Hindi na, naglalabada po. Minsan-minsan sa naman po, tanganin maka-ano kami sa pagkain. Minsan-minsan lang daw. Para daw meron silang makain sa araw-araw. Ano, at bakit kayo lang Nay dito na Angel? Wala man po. Kayo lang dalawa? Opo. Asan po ang asawa niyo? Wala po. Wala po akong asawa. Iniwan kayo? Opo. Ilang taon na? Tagal na po. Tagal na taon na, no? Opo. Kayo na po ang nagpalaki kay Angel? Opo. Kawawa naman sa Angel. Hindi mo na-miss papa mo, Angel? Hindi. Hindi niya na-miss. Oo. Bakit kayo na iniwan? Kasi po, panay-inom. Ah. Malalasing. Tapos magwawala, kaya iniwan ko. Iniwanan nyo na. Kayo ang nang iwan. Talagang hinayaan nyo na siya kung saan niya gusto. Ano, grabe ang buhay nyo dito, Nay. Anong sitwasyon pag naulan dito? Umulan dito po sa loob. Di man kami makatulog kung lalo na paggabi. Di man kami makatulog kasi lahat daw tumutulo. Tumutulo talaga ang buong paligid ng ano nila bahay. At nakita ko po na parang tutumba na yung bahay niyo. Hindi po ba? Wala na po yan laman. Ano-ano lang yan po. So, kawayan. Oo, kawayan. Hindi ba kayo natatakot? Hindi na? Po. Kasi tinatsagan namin kasi mayroon na kami ano. Tapos likod po nila is kanal. Ano? Pag naulan, hindi po nataas tubig? Nagtataas po. Paano po yun? Inaabot po yan? Hindi naman. Hindi po. Naman. Oo, pero delikado. Baka mamaya malakas yung agos ng tubig at mahulog kayo. Mag-iingat po kayo dito. Ano? Anong inulam nyo, Nay? Ano,
lang tuyo kanina. Po. Tuyo kayo. Magkano ang kinikita niyo sa paglalabada? Minsan po 500, 300 lang po. Minsan 500, 300. Hindi kaya po parehas. Mm-hmm. Sa paglalabada niyo yun, araw-araw? Hindi naman po si Manahan. Ah, isang linggo. Sa isang linggo, hindi siya araw-araw naglalabada. Pag may nakuha siyang pag may magpapalaba sa loob ng isang linggo, ang kinikita niya ay 300 or 500. At yun ay pinagkakasya niyo sa susunod na linggo uli. Ganun pala kahirap yung buhay nila. Oo, at at least kahit papano may nakakain sa araw-araw. At isang blessings pa rin na ibinibigay natin Panginoon para sa katulad nyo, sa inyong dalawa ni Angel. At sa Angel, anong gusto mong paglaki? Ano bang course na gusto mo? Artista po. Artista? Opo. Ah, gusto ni Angel maging artista. Yun ang pangarap niya. Mag-aral ka na mabuti, ha? Opo. Tapos, magpursige para pagdating ng araw, matulungan mo si mama mo. Ha? Opo. Gano'ng kahirap yung buhay niyo? Mahirap, mahirap po. Sobrang hirap. Opo. Ang buhay niyo dito. Minsan wala makain. Pero laban lang Okay. Napakabuti nating Panginoon. Siya ang gumagawa ng paraan para makasurvive tayo sa araw-araw. At Angel, hindi mo na-miss papa mo? Hindi po. Bakit? Kasi po, malit pa yan. Wala na, hindi na. Ah, hindi mo nakita. Hindi mo siya nakasama. Kaya pala ganun, At nag-aaral pa si Angel. Dire-diretso lang sa pag-aaral, ha? Para matulungan mo si mama mo. Naawa kay mama mo. Naawa ka sa kanya. Sa araw-araw na ginagawa niya. Para mabuhay ka niya. Naayok si Angel. Sa mag-aaral ka mabuti. Para maging maayos yung buhay niyo. Matulungan mo mama mo. Gawin mong inspirasyon yung kahirapan para makaawan kayo sa hirap. Ha? Gawin mo haligi yon yung nararanasan mong hirap para may ahon mo yung mama mo, maging maayos yung buhay niyo. Dahil alam din namin kung anong palagayan ng isang mahirap. Mahirap din kami, katulad niyo. Pero andyan si God, hindi niya tayo papabayaan. Ha? Gano mo kamahal si mama mo? Mahal lang si mama mo. Kaya lahat ng sasabihin niya para sa'yo na makakabuti. Sundin mo, ha? Nanay, iyak din si nanay. Diyos ko, ang hirap ng kalagayan ng mga kababayan natin. At talagang ang dami nating kababayan na nakakaranas po ng hirap. Lalo na yung ganito, ang hirap na nga ng buhay. Tapos hindi pa buo yung pamilya nila, di ba? Ang hirap isipin at napakasakit, no? Gusto nanay, kapit lang, taguyod mo yung anak mo at may awa si God, kasasaan pa at makagraduate yan sa Angel, matutulungan ka niya sa buhay at magiging maayos din yung bahay niyo. Malay mo, balang araw, makapagpatayo ka ng isang magandang bahay, di ba? Kaya mag-aral ka mabuti. Ayan nanay, at talagang nagkakaiyakan na kami dito. Malapit na rin akong umiyak dito sa kanila, pero ganun talaga ang buhay, Kaya kailangan laban lang at isama natin si God sa araw-araw na ginagawa natin, At mga kababayan, sana po may mga tao na ipagkaloob sa atin si God para matulungan natin sila. Dahil yung kalagayan talaga ng bahay nila, grabe. Kung kayo po ay nandito, talagang matatakot kayo na baka lumaglag kayo sa ilalim dahil lang rurupok na po. Tingnan niyo po yung mga sahig nila. Ganyan po, karupok. At yung mga dingding nila, talagang sako lamang po ito. Butas-butas. At yung bubong nila, talagang hindi ko sukat akalain kung paano sila dito pag malakas ang ulan, lalo na pag may bagyo. Pag may bagyo po ba, naalis kayo dito? Oo, alis kayo kasi baka mapahamak kayo sa bahay na to. Dahil talagang gigiba na. Nanay, magbibigay ako sa inyo ng tulong. Sana makatulong to kahit papaano, ha? Paano ko ng yung bigas natin?
para sa pamilya ni nanay, ano? Ayan, 10 kilong bigas po, ano? Sana makatulong kahit papaano. At ito po ay galing sa mga kababayan natin. Ayan, 10 kilong bigas para kila nanay at kay Angel. Ayan, 10 kilong bigas mula po yan sa ating mga kababayan, sa ating mga OFW na talaga sumusuporta sa ating programa. Angel, mag-aral ka mabuti, ha? At magbibigay ako sa inyo ng konting panggastos, ha? Pambili nyo ng ulam. Oo, ano bang favorite mo ulam, Angel? Isda. Oo, masustansyang isda. At pray lang, huwag tayo mawala ng pag-asa. Maraming ipagkakaloob sa atin si God na mga tao, alam ko na may mabuting puso pa sa ngayon. Napakarami pa niyan. At alam natin na andyan yung mga kababayan natin. Alam ko na nakikita nila yung ginagawa kong programa na ganito. At talagang susuporta yan sa atin. Ano? Tonoy, ano? Ito, ibili mo ng ano? Bili mo to ng ulam at pambaon-baon ni Angel na, ha? Oo. At sana makatulong kahit papaano. Hayaan mo, pag may binigay na blessing si God, babalikan ko kayo, ha? Habang nandito ako sa Bato Kamsur, ha? Mag-iingat kayo at nanay, wag mo pabiyaan yung anak mo, ha? Pasalamatan mo sila, salamat po. Yung ating mga kababayan. Maraming salamat. Sana matulungan ako kanibaloy ko. Sana daw po ay matulungan sila sa kalagayan nila dito sa kanilang bahay. Dahil ang hirap po talaga ng kalagayan nila. Ano? Basta kapit lang, nay, ha? Maging matatag pa lalo. Kung ano may mga pagsubok, gawin nating ano yan, pundasyon para lalo nating makayanan lahat, ha? Ikaw, Angel, pasalamatan mo sila, Bi. Maraming salamat po sa inyo. Tulong lahat sa tulong ninyo po. Basta pangako mo sa akin, ha? Mag-aral ka mabuti para mabago yung buhay nyo pagdating ng araw, ano? Ayun, mga kababayan, ano, thank you so much. At ito po yung kwento ng buhay ng dalawang mag-ina na to. Dito lang sila. Dalawa lang sila namumuhay sa bahay na talagang babagsak na po, ano? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At naway, marami pang sumuporta sa ating advokasya upang marami tayong matulungan ng mga kababayan natin. Hangad po namin ang pagtulong na buong puso sa ating mga kababayan. Maraming salamat po and God bless. Thank you so much, mga kababayan. Bye-bye po. Bye-bye.